sapagkat ang pagkain ay bahagi ng ating katawan. No? Ang pagkain po na yan ay bahagi po ng ating katawan. Nagsiservisyo siya sa ating katawan. And yet, hindi man lang natin pinapasalamatan, no, sa pag-enter niya at paglabas niya sa katawan natin. We never say thank you sa grasya na, na ating pong kinain. So kaya nga po dito sa amin, yung mga sabi ni Ama, uray iti tuldok na tuldok, yung period ay mayroong pong kahulugan. What was the meaning of that? Napakalaki. So ibig sabihin, kung may kahulugan ang period, may kahulugan din ang tao. Bawat kilos ng tao may kahulugan. Ang pagkain natin, ang paghinga natin, and everything, may kahulugan ang mga. Sapagkat tayo ay nabubuhay po tayo dahil po sa Diyos. At ang Diyos yung bumubuhay sa atin. Ngayon, paano natin mapatunayan, pinatunayan nga natin na mayroong Diyos sa pamamagitan ng Trinity? Kasi wala tayong iba na pagpapatunay ng kapangyarihan ng Diyos kundi ang Trinity. Kasi nga, kung titignan po natin sa atin lahat, sino makakaya makapaglikha ng lupa? Makapaglikha ng hangin? Wala. Maging ngayon tao, no, even na masabi nga natin, mayroon pang oxygen. Hindi po pwedeng ipasok mo lang, nakaantak lang yung oxygen sa tao, mabubuhay siya hanggang gusto mo, hindi. Kasi even doon nandiyan yung oxygen, kung ayaw nang tanggapin ng katawan, wala na. Hanggang sa ilong na lang, hindi na papasok. Mga kapatid, how do I know that? E minagkwento na sa akin ng ganyan. Naka-oxygen pero wala na silang magawa kasi umiitim na yung katawan. Ngumisit ka no aming nakukunan. Patay na. Oh. Kaya wala na silang magagawa. No, even though marami pang tangke ng oxygen. Wala na. Kaya nga po dito po sa atin, kailangan po natin na malaman, alamin po natin ang bawat vital. No, kung paano natin, paano tayo nabubuhay. Now, itong tatlong persona na ito, ito nga ba ay patunay lamang na mayroong Diyos? Patunay lamang ba ito na makapangyarihan ng Diyos? Hindi lamang po. Sapagkat tayo nga eh, kakusagi namin sinasabi, nabubuhay tayo sa pamagitan ng tatlong personas. Paano tayo nabubuhay ng tatlong, sa pamagitan ng tatlong personas? Actually, nung una, nabuo tayo. Una pa lang, nabuo tayo sa tatlong personas. Ano yung tatlong personas na nakabuuan natin? Ito yung liwanag po at pag-ibig. Ito po yung pag-ibig. Ito po yung swero, konswelo ng magulang natin. Then, naibigay sa atin yung liwanag po at pag-ibig. Nabuo tayo sa liwanag po at pag-ibig. Ano to? Panunot puso kang bagitay. No? Nasa atin. Nang tayo ay lumabas, liwanag tatlong persona ulit. Panunot puso, bagitay. Buhay na tayo. No? Andyan na. Ngayon, yung tatlong persona na nabubuhay sa atin, ito panunod puso kumbagi, tatlong persona na bumubuhay sa atin, langit, lupa, adan. Bakit langit, lupa, adan? Sapagkat yung buhay natin ay siya po yung langit, yung lupa po, ito po mga kapatid ko, yung isip po natin, yung wangis natin muna tayong tao, ito na po. We like it or not, we are the resemble of Ama Adan. Datayo dagiti bagi ni Ama Adan ken ina Eva. Datayo dagiti mangi bagi kini Ama Adan ken ina Eva. Yun yung salitang mangi bagi. We are the symbol of Ama Adan and ina Eva. Mga kapatid. So kailangan nating alamin why was that we are the symbol. Kaya nga sabi ko, iba ang simbolo. Iba ang personal. No? Sabali ti mangi bagi, sabali ti mangi personal, sabali ti personal. Pati mangi personal, kagaya niyan pagka may ano, may mga binyag. Iwala yung ninang, adda mangi proxy. Proxy kasi yun mangi personal eh. Oray di mangi bagi proxy yun. Ngunit yung personal, you cannot replace it. Kaya nga, walang maka-replace kay Amang Adan because Ama Adan was the personal of God. No? Siya po yung personal ng Diyos. No one can replace. But, we are the symbol of Ama Adan and Ina Eva. O iba na.
kasi simbolo na ito. Kagaya niya, ang Pilipinas mayroong watawat, yan ay simbolo ng isang bansa. Mga kapatid ko, ngunit ang watawat ng katuruan ito, mga kapatid ko, ay tayo. Kasi tayo yung magsasaysay ng kwento. Mga kapatid ko. So tayo ay nabubuhay, nabuo tayo. Kaya lang noon, sinasabi nga namin, ako din, sinasabi ko yun, agbibiyag tayo ti palo personas magbiyan langit na gaadan, iso day tanga langit, bindisyonan na tiyaga, tubo. E nung nandidiyan ka, ay tubo. Then, adati santa grasya nga lakamon tayo. Kakainin po natin. E paano nung nasa loob tayo lang siya ng nanay natin, hindi pa naman tayo kumakain. Diba? Nung lalo ng mga first month, second month, third month, fourth month. No? E di ko na namaki ang angas. Yes, pero hindi ka pa ano yan eh. Blood pa lang yan, sabi nga nila. Imagine mo yun. No? So paano natin, paano tayo nabubuhay sa langit lupa Adan? Mga kapatid ko, kasi po, yung langit, yun yung buhay, yun yung una. No? Yun po yung una. Bakit una po yun? Kasi una, nauna po yung buhay, din ba, sa pamagitan ng buhay, doon po tayo, doon po tayo na forma. Nagsimula doon eh. Kung saging sana, mga kapatid ko, yung mother tree nung hindi naman tree pala. Yung mother basta yung unang-una pa lamang nung saging agsagib si bata. Ganon. Kaya po kailangan po natin na intindihin, unawain po natin. Mga kapatid ko. Kaya nga sabi ko nga ang pagkakilala po natin sa katotohanan, sa katuruan po na ito. Ito po yung lagi kasi nilang sinasabi eh. The truth will set us free. No? But what is the truth? Yun eh. Yung pagkamula mo. Imagine mo yun. They were telling us the truth will set us free. But no one can explain what is the truth. And no one can emphasize what is really the truth is. Ito ngayon na po. We are emphasizing what is the truth. The truth is God. Imagine mo, yun lang yung salita, ang katotohanan. Ano nga yung katotohanan? Walang makasagot, ano yung katotohanan? Kaya nga sabi nung isang pari nung narinig ko, sabi niya, many were claiming that they were the truth, but no one can explain what is the truth is. Imagine mo. Pero alam niyo kung ano yung katotohanan? Ang katotohanan ay ang Diyos. Kaya nga, ano yung katotohanan mayroon tayo? Yun yung buhay natin. Bakit ano ba yung buhay na yan? Paano naging siya yung katotohanan? Sapagkat ang buhay na yan, siya yung Diyos na nasa sa atin. Ang buhay na yan ang patunay ng Diyos na tayo yung mahal na mahal niya. Ngayon, paano naging Diyos ang araw o ng liwanag? Sapagkat ang liwanag ay napaka makapangyarihan. Ganun po. Aawit na po ako. Gumawa yan, damit mo. Sino nagpinta dyan? Peter.